Ma'am, wala kayong ang kumilang ay mag-i-endorso nitong impeachment complaint sa kabila po ng mga balita noong nakaraang linggo na may mga sinabi ang Malacañang at ilang political leaders na huwag daw pong ituloy. Linawin po natin ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Hindi po madidiktahan ang mga progresibong puwersa na gustong i-hold accountable si Vice President Sara Duterte. Sir, Mal- how hopeful are you, sir? Na may number kayo. Supermajority pa rin yung sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong, itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? May oras pa po ba? Magkakampanya na rin, sir. Pag naniniwala po tayo kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Sir, may isa lang kayo na nag-endorse? Magsisimula na po kasi yung pag-activate ng process sa pag-file natin ngayon. No, and Congress will have to go through the process of referring it to the responsible committee, the Committee on Justice. As to the timeline, we leave it to the leadership of Congress. Pero kalakip nito yung reminder that we are duty bound in this House of Representatives to give this complaint a fair day in court. But sir, it's a numbers game pa rin. Yung mga endorser. Numbers game pa rin kasi siya. Paano yung numbers niyo? May numero ba kayo, sir? Naniniwala tayo na matindi yung merits ng ating impeachment complaint. At naniniwala din tayo dito sa mga kasama natin sa Kongreso, pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I'll leave it at that muna po. Balik mo na sa ito.